Welcome sa akin channel mga ka-teammate at pag-usapan natin ang Golden State Warriors at Boston Celtics na kasado na sa finals. Aalamin din natin sa videong ito bakit historical ang pag-aharap ng dalawang teams na ito. Bago natin sama-samang saksihan yan ay pakisubscribe mo muna ng aking channel kasama ng pakihit ang notification bell at samahan mo ako na ma-hit ang 4,000 subscribers. Here we go! Bago ang lahat, big respect para sa Dallas Mavericks, lalo na kay 3-time NBA All-Star Luka Doncic sa pagbuhat sa kanyang koponan na halos lumuhod na nga ito sa pagod para lamang manatili ang pulso ng Mavs sa series. Pero nag-init sila Curry, Thompson, at kahit ang bench ng GS ay buena sa Game 5. Kaya napataob nila ang Dallas sa serye 4-1 going to the finals. Kaya kasado na nga ang GSW at Boston Celtics sa 2021-2022 NBA Finals. Isang kakaiba sa paningin finals ang ating masasaksihan dahil first time uli since 1964. That time ay nagigrian pa noon sina Bill Russell ng Boston Celtics at Wilt Chamberlain ng San Francisco Warriors. Sa pagharap ng Celtics at Warriors way back 1964 ay hindi pinaporma ng Celtics ang Warriors nang kunin nila ang kampyonato sa Game 5. Kaya exciting ito kung makakabawi nga ba ang Warriors pagkalipas ng ilang dekada. Ang Celtics at ang Golden State Warriors ay naglaro ng 23 games sa playoffs with 16 victories para sa Celtics at 7 naman para sa Warriors. Sa 2021-2022 season, dalawang beses nagharap ang Warriors at Celtics, December 18 at March 17. Sa unang pag-cruise ng landas ng Warriors at Boston Celtics ay sinungkit ng Warriors ang panalo 111-107. Kumana ng 30 points si Curry para sa Golden State at Jason Tatum naman na gumawa ng 27 para sa Boston. Sa pangalawang pagtatagpo ng Golden State at Boston Celtics ay tinalo naman ng Boston ang GS sa score na 110-88. Pero sa pagkakataong yan ay 14 minutes lamang ang nilaro ni Curry dahil sa injured ito. What if healthy at sumagad si Curry sa pangalawang game nila? Mananalo kaya ang Warriors kontra Celtics that time? Therefore, malaki ang advantage ng Warriors kontra Celtics ideologically. Dagdag pa dito, majority sa mga fans ay nagsasabing dudurugi lang ng Warriors ang Celtics at baka makaisang panalo lamang ito or worse, baka masweep pa ng GS ang Boston. Pero take note, hindi basta-basta ang kalaban ng Boston. Kung nadominan ng Golden State ang Boston sa regular season, ay malamang hindi magpatalo ang Celtics sa kanila. Magiging competitive sila sa finals dahil baon nila ang confidence at momentum na naiwan nila sa Game 7 ng Eastern Conference Finals. Speaking of Game 7, talagang one of the best playoff game nga ito. Kung pumasok ang 3-point attempt ni Butler, ay baka mag-iba ang ihip ng hangin. Solid din ang tres na pinakawala ni Strus na talagang ice tubig ang dumadaloy sa buong sistema ng mamangto. Grabe yung laro na yon. Dahil sa isang iglap, pwedeng manalo ang Miami Heat kontra Boston dahil sa mga big bucket ng Miami Heat sa last drop ay nagrarattle ang opensa ng Boston Celtics. Pero overall, great game, great series, at classic ang matchup. Walang dapat sisihin sa Miami Heat, lalong hindi dapat sisihin si Jimmy Butler dahil ginawa naman talaga niya ang kanyang part, even kay Lowry, na maganda-ganda ang ipinakita sa Game 7. Sa final sa pagitan ng Warriors at Celtics, alamin natin ang mga points to review ng bawat koponan. Unahin natin sa Warriors. Sino-sino ba ang dapat asahan ng GS dito? Siyempre, unang-una, si Steph Curry with his partner Klay Thompson. Katuwang ang mga shooter at role players like Jordan Poole, Draymond Green, at ang underrated rebounder ng liga na si Looney. Sino-sino ang dapat pagtuunan ng pansin sa Celtics? Automatically, Jason Tatum na primary scorer ng Celtics as well as Jaylen Brown at ang leadership at ang energy na pinaprovide ni Marcus Smart. Sa Celtics naman, kailangang higitan ni na Tatum at Brown ng effort nila sa nakaraang ECF dahil mapapalaban sila ng husto sa takbuhan, shooting, at habulan kontra Warriors. Malaking tulong si Derek White para tumao sa mga shooter ng Golden State Warriors like Curry, Jordan Poole, at Klay Thompson. Ang kailangan gawin ng Boston dito ay more on anticipation at sipag sa depensa dahil ball movement ang pinaka-motion ng opensa ng Warriors. Well, tingin ko, papalaga ang Celtics sa Warriors basta sipag lang at extraordinary effort sa bawat kategory, lalo na nga sa depensa. Congratulations din kay Derek White dahil nakapasok na ito ng finals for the very first time. At sana, lalo itong pagtiwalaan ni Coach Ime Udoka sa sahig
At sigurado naman ako na hindi sila ipapahiya ng batang to. Shoutout sa iyo ka teammate Froylan Manaloan at kay ka teammate Jetty Landil. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel and see you sa next episode.